yung kahapon yung numbers, yan ay napag-aralan natin yung pure Korean numbers, yung Hanadul, Setmet, Tasot, Yosot, Ilbuk, Ahok, Yodol, at Yodol, Ahok, Yod. Okay, so yung pure Korean numbers, yan ay ginagamit lang sa dalawa, ginagamit, dalawa lang ang gamit niya. Yun ay kapag nagbibilang, at saka nagsasabi ng amount, ng anything or something. Okay, so, yung 1 to 4 ng Hanadul set net ay na-omit, once na ito ay gagamitin na natin sa amount. So, applicable yan sa 1 to 4, at pag isinama natin yung 1 to 4, doon sa 11 to 14, 21 to 24, mag-a-apply pa rin yung Hanadul set net. Okay? So, then ngayon, mapapag-aralan natin yung kung paano po sumulat ng pera or magsabi ng pera sa Korea. Kasi ang ginagamit po kapag pera ay Sino-Korean numbers. Okay, Sino-Korean numbers. So yung pagsasabi ng numbers kahapon, di ba, yan ay per number lang. Parang sa atin din, di ba, pag magsasabi tayo ng number, my cell phone number is 0956, ganon. So, ganon din yung Korean. Gong, ku, or yuk. So, per number talaga siya. Pero pagdating sa pera, ay hindi po siya per number. Kagaya rin sa atin, na halimbawa, ang 150 pesos ay meron siyang 150, hindi yung 150. Okay, so, gagamit tayo ngayon ng counting unit para sa pera. Ang ating counting unit para sa pera ay won. Diba sa atin, peso? Sa Korea ay won. Korean won. Yan. Ang alam niya is ganito. Yung currency. Korean won. Okay, so tingnan po natin. Di ba yun pong 1 to 10 ay il isam sa oryuk chil pal ku ship. Tapos nagbabago lang yan pagdating na ng 100. Bek, pagka 100. Chon, kapag 1,000. Man, kapag 10,000. Shim man, kapag 100,000. Beng man kapag 1 million, chon man kapag 10 million, ok na siya kapag 100 million, tapos shibok ang 1 billion. Okay, so umpisahan po natin sa mababa. So, for example, yung 158 Korean won, i-convert natin in Korean. So, ang 158 Korean won, ang gagawin natin dito, para mas madali po tayong makapag-convert, ay atin po yung ibabalik dun sa 10,000, 10,000. So, kumbaga yung saktong figure, walang putal. So, unahin muna natin kunin yung 100, bago yung 50, bago yung 8, para hindi po tayo mahirapan. Kasi kapag tinignan nyo kaagad yung 158 at co-convert agad, medyo confusing pa yan. Kung buti sana kung sanay na kayo, okay lang. Pero pag nag-uumpisa kayo, susundin po natin yung way na ito. Okay? So, ano po ba ang 100? Di ba ang 100 po ay bek? Hindi po yan ilbek. Bek lang siya. Saktong 100. So, kung ang 100 ay bek, ano naman ang 50. Ang 50 po ay, di ba ang formula natin kahapon dyan, ay mauna yung 5 times 10. Kaya para makuha natin ang 50. So kung 5 times 10, mauna ang 5. So ang 5 ay, O, tapos yung 10 na, ship. So yung 50 ay, O, ship. And then, meron pang figure yung 8 na natitira. So, yung 8 ay hal. So, yung 158 ay bek o ship hal. Bek o ship hal,
Huwag natin kakalimutan yung counting unit. Yan ay? Won. Okay, so, beg o ship halwon ang 158 won. Okay? So, tignan pa natin palaki ng palaki. Halimbawa, yung 7,233. Okay, so ang ating technique, iisa-isahin muna natin ang pagkuha. Ibabalik natin siya sa saktong figure. Kunin muna natin yung 7,000, bago yung 200, bago yung 30, tapos yung 3. Paano po ang 7,000 in Korean? Chil chon. 7 times 1,000 equals 7,000. So, chil chon, pagkocombine lang natin yung character. So, ang 7,000 po ay chil chon. And then, yung 200, 2 times 100. So, 200. So, 2 ay E, pagsasamahin lang dun sa B. So, yung 200 ay E. Back. And then, may 30 pa. 3 times 10 equals 30. So, unahin natin ang 3. Sum ship. So, idudugtong, idudugtong-dugtong lang natin yan palagi hanggat makuha natin yung last. And then, ang last ay 3. Sum. Tapos, don't forget the currency kasi pera po ito. So ngayon, ang 7,233 po ay, basahin natin. Chilchon, Ibek, Samship, Samwon. 7,233, Chilchon, Ibek, Samship, Samwon. Okay po? So next po tayo. 128,156. Sige nga po. 100,000 na po tayo. So, kukunin ulit natin yung uunahin muna natin yung 400,000 na sakto. Bago yung 20,000. Bago yung 8,000. Bago ang 100, bago yung 50, last ang 6. So, paano po ang 400,000? 4 times 100,000. Paano po ang 400,000? Okay, so, by the way, nasa 100,000 na pala tayo, ano? May rules po kasi tayo. Lahat po ito, simula kay Mad, which is 10,000, bago ito 10 million, lahat po sila ay may man. Okay? So, ang sabi, bawal po madoble ang man sa loob ng isang figure ng pera. So, okay lang madoble yung ship, yung bag, yung chon. Yung man, hindi pwede. So, ngayon, in this case, mas may ituturo ko ako sa inyong magandang formula na mas madali. Okay. Since hindi po pwedeng madobli ang man, okay, lagi tayong mag-multiply kay 10,000 para hindi po tayo mahirapan. So, ganito po ang ating special rules. If, set aside the last or ito po ay starting ito sa 100,000 up, pataas. Hanggang dito yon sa main man. So, isi-set aside muna natin yung last 4 digits. And then, multiply the remaining digits
which is yun yung man. Kasi di ba, hindi po tayo nahihirapan na mag-convert into Korean noong thousands lang. Hanggang thousands lang, pero pagdating nitong 100,000 hanggang million, 10 million, medyo mahirap na siya. Kasi bukod sa mahaba, ay madodobli-dobli na yung word naman sa loob na isang numbers. So para po madali ang ating pagkuha ng pag-convert ng Korean character, ito po ang ating susundin. Para wala tayong dito. Since hindi pwedeng maulit ang man, always natin siya imumultiply kay 10,000. So ano yung imumultiply natin kay 10,000? Yung natirang digits. So for example, mas madali po ito kaysa dito. Yung paghuhubad ng eksaktong figures, applicable siya dun sa mabababa. Unahin muna natin yung 10,000 kasi applicable pa ito. Halimbawa, 28,000 lang muna yan. Kapag 28,156, applicable pa yung pagkuha dun sa mga eksaktong figure. Halimbawa, yung 20,000 muna bago yung 8,000, bago yung 150, tapos 6. So yung 20,000 ay ano po? Ang 2 ay E, ang 10,000 ay man. So yung 20,000 po ay E man. And then yung 8,000 po ay pal chon. And then yung 100 ay bek. Hindi po ilbek kasi ang bek ay sakto ng 100. So bek na lang ito. Bek, and then 100 ay, ah sorry, ang 50 ay home or ship. And then yung 6 ay, ano po ang 6? Yung 1. So applicable pa po dyan sa hanggang 10,000 pataas at hanggang 99,000. Pagdating na ng 100,000 pataas, ito na yung ating gagawin. So tingnan muna natin yung 28,156. Iman, palchon, bek, o shibyuk, chon, awon. Okay, so yan. So, punta na tayo doon sa 100,000 pataas. Halimbawa ay 568,319. So, ito. So, ang sabi sa ating rules ay iseset aside down muna natin yung last 4 digits. So, anong last 4 digits? Yung 8319. So, huwag muna nating pansinin yan. Dito muna tayo sa natirang 5-6 na digits. So, ang gagawin natin, etong 56 ay itatimes down natin saan? Sa 10,000. So, kung itatimes natin yung 56 sa 10,000, ang kakalabasan po niyan ay 560,000. Diba? So, ngayon, ano po ang Korean ng 56? Madali lang po ba siya kunin yung 56? Paano ang 56? 5 times, ano yan? 5 times 10 is O, ship. Tapos yung 6 na natira ay yuk. So, yung 56 ay O, ship, yuk. Ngayon, ang 10,000 po ay man. Ito yon. So, ngayon, syempre, yung figure lang, ang itinatimes natin para makuha natin yung figure na 560,000. Pero sa case ng Korean character, yung conversion niya, i-combine lang natin yan. So, ngayon, yung 560,000 po ay O, ship, yuk, man. Yan na po yung 560,000. So, kung mapapansin ninyo, ito lang ang ginawa natin. Idinugtong lang natin yung man doon sa 56 na Korean. Nakuha mo na agad yung 560,000 nang walang kahirap-hirap. So, ngayon, ilipat ko muna ito dito. So, yung 560,000 ay Oshib Yuk Man. Okay po? So, ngayon, ang atin pong na-set aside na 4, ano yung last 4 digits, saka natin i-combine after the man.
Di ba yung last four digits, yan ay 8,319 lang. So, madali lang ba siya i-convert? Ang dali lang, di ba kasi 8,319 lang siya eh. So, ano ang 8,000? Hal? Chon. Ano ang 300? 300? Isang? Bek. Sunod? 10. Ship. Ang 9 ay? Ku. So, yung 19 ay? Ship. Ku. So, ship. Ku. And then, don't forget the? One. So, ilalagay natin yung tinanggal natin or yung sinet aside natin na last four digits after the month, after yung dito. So, ngayon, nakuha na natin yung 568,319 ng ganun lang kadali. O shib yukman, halchon sambek shib kuwon. So, isipin nyo, kung titignan nyo ito, parang ang hirap niya kung wala tayong formula. Pero pagka natutunan nyo itong formula na to, simple lang, kaya umabot pa tayo sa 10 million. Okay, so, next. Halimbawa po ay 8,621,758. So, 1 million na po ito. So, ngayon, ano ang ating rules? Set aside the last 4 digits. So, ang last 4 digits ay yung 1,758. So, kukunin muna natin yung 862. So, yung 862 ay itatimes ulit natin yan kay 10,000 para makuha natin yung figure na 8,620,000. So, ang 862 po ba ay madali lang i-convert? Ang dali lang yan kasi hundreds lang yan. So, ang 800, ang 800 ay hal, bek. And then, ang 60 po ay yuk, ship. And then, ang 2 ay i. And then, ano ulit ang 10,000? Man. Since itinimes natin yan, idudugtong lang natin yung man dyan. So, nakuha na natin ngayon yung 8,620,000. Yan po ay palbek yung ship iman. So, yun na po yun, 8 million. Madali lang naman po, kunin yan. So, ililipat natin yan ngayon dito. Palbek yung ship. Okay, palbek yung ship iman. Ngayon, may sinet aside tayong for last 4 digits. So, idudugtong natin yun after the month. Madali lang kunin yung 1,758. So, yung 1,000 po ay? Anong ilan? Chon. Chon lang. Nalilito kayo ha. So, ang 1,000 ay chon. Okay, huwag niyo tignan yung digits na 1. Chon ang saktong 1,000. And then 700 ay Chilbek. Chilbek. Okay. And then yung 50 ay Oship. And then yung 8 ay Hal. And then don't forget the word. So ngayon, ang laki na nitong perang to, pero madali lang siya kunin. Palbek yung ship iman. Chon Chilbek o Shibhanwon. Okay, so yan na po yung 8,621,758. Okay, so last. Paano po yung 99 million? 598,252. Okay. So, paano po itong 99 million? Ang sabi, set aside the last 4 digits. Kung titignan mo, parang ang hirap-hirap convert kasi mahaba na po yan eh. Ngayon, kung susundin natin yung ating formula, set aside the last 4 digits. Ngayon, may natilang 4 sa unahan. So, yung 9,959 times 10,000 ay madali lamang.
So yung 9,959, ano po yan sa Korea? Dito po may susunod na direction. Ang 9,000 po ay? Kuchon. Ang 900 ay? Kubek. Ang 50 po ay? Oh, ship. And then ang 9 ulit ay? Ngayon, yung 10,000 ay? Man. So, idudugtong lang natin yan dyan. So, yung 99,590,000 ay kuchon, kubek, o ship kuman. Yan na po yan. And then, yung isinet aside po natin na last four digits ay 8,252. Idudugtong natin yan after the month. So, yung 8,000 ay? Pal-chon. Sunod, yung 200 ay? Ibek. Yung 50 po ay? O-ship. And then, yung 2 ay? I. Don't forget. Nine bet. So, yung nakuha na natin ngayon, yung isipin nyo, ang laking figure nito ha, 99,598,252. Kuchon, kubek, o ship, kuman. Palchon, ibek, o ship, iwon. So, madali lang natin nakukuha. Basta, susundin po natin ito, formula na ito. Hindi na tayo magtatry nito. Kasi, ok na po ito. Billion na ito. 100 million tsaka, nag-iba na. So, in this case naman kasi, madali lang yan eh. Kasi, tawag dito, same lang din ng rules na ganito, kaso magkakaroon tayo ng ok sa unahan. Okay, yun nga lang, hindi, since hindi po tayo na abot, halos naman dito sa ganitong pera, lalo na din sa exam, wala namang ganyan. At sa Korea, hindi ka naman naabot ng ganyan, di ba? Hanggang million na lang tayo. Okay, so, yan lang po ang ating gagawin. So, meron po bang nalilito sa paggawa ng Korean money? Sino pa pong nalilito? Hindi po. So, ganyan lang po ang gagawin natin, ha? Bakit po ako gumawa ng formula? Sariling formula ko po yan. Kasi yung iba, nung mga una-una pa, ang hirap talaga. Kasi ganito ang gagawin natin kapag wala tayong formula. Siguro na abutan nyo pa ito. Na ang ginagawa is, since hindi pwedeng maulit ang man, buburahin muna natin si man, bago bura ulit si man. Halimbawa, i-convert natin yung 99,598,252. So ngayon, ang gagawin natin, uubalan natin yan isa-isa. So yung 99 million, so kung halimbawa ang 99 ay kushib ko, tapos ang 10 million ay chonman. So dapat ang 99 million ay kushib ko. Hindi pala, mali. Nandito lang pala tayo. Ang 90 million pala muna, sorry, nalito ako. Ang 90 million kasi, di ba, 99 million yan. So, 90 million muna kukunin. Ang 90 million ay kuchon man. Okay, so, ang 90 million ay kuchon man. So, sunod, 9 million. Kasi 99 million, tapos 9 million ulit. Ang 9 million ay kubek man. Kasi 9 times 1 million ay 9 million. So, kubek man. And then, sunod ay 500,000. Ang 500,000 ay O-shim-man. And then, yung 90,000 ay Ku-man. 90,000. Ku-man. And then, yung 8,000 ay Pal-chon. And then, yung 200 ay ibek.
Quebec, Senegal, 50 IO ship, and then yung 2 IP, 1. So ang sabi, hindi daw pwedeng madoble si Man. So paano ito? Dahil ang 90 million ay Kuchon Man naman yan, ang 9 million ay Quebec Man, ang 500,000 ay Oship Man, at ang 90,000 ay Ku Man. Since hindi pwedeng madoble, buburay mo, hindi muna natin isusulat yun kasi may susunod pang man. Hindi ulit yun isusulat kasi may susunod pa ulit, 100,000. Hindi ulit yun isusulat. So meaning, dun pa rin sa last yung man na yun. So ganun pa rin yan. Kuchon, Quebec, Oship, Ku Man. Yun pa rin. Kuchon, ang natira dun sa isa, Quebec, Oship, Ku, tapos yung last ay man. So ganun pa rin. Medyo mahirap to. Kasi, burang-bura ka pa o hindi mo muna isusulat. Kaya dito na lang tayo sa my formula na ito. Mas madali po ito kasi ang ating pong kailangan lang isipin na i-convert ay hanggang 1,000 lang. Diba? Kasi kagaya nito, sagad na yan eh dahil hanggang 10 millions lang naman. So nung tinanggal natin yung last 4 digits, ang natira ay 4 lang din. So hanggang 1,000 lang yung pinakamalaki na i-convert mo. Tapos pag nalagyan mo kasi yan ng man, yan, so, umaabot ka na sa 10 million. And then, idudugtong mo lang after the man, yung tinanggal mong 4 digits ulit. Para makuha mo na yung 99,590,000. Ano yan? 598,252. So, madali lang po ba yung ating formula? Kaya na. Kaya nang gumawa. Ilan pa kayo? Okay, so papamunutin ko muna kayo para ba? Okay, pabunot muna, Sir Ryan. Sir Jason. Number 1, 5,732,215. Number 2, 11,111,111. Number 3, 55,555,555. May 1 pala ito, sorry. 1 Number 4 62,310,028.
number 5. 96,771,564 won. Number 6. So, hindi nyo kailangan kunin yun. Kasi automatic, pag tinanggal nyo yung last 4 digits, kung ano yung matirang digits at itinest nyo sa 10,000, yun na yung saktong figure nyo. Saktuhan yan. Kahit hindi nyo yun ilagay. Kasi ang ilalagay nyo naman dito ay kwan eh. Korean. Okay? So, kapag yan ay nasagot nyo ng tama, yan ang magiging ipon nyo. Okay, nasa Korean. Kanina yung 5 million. Kanina number 1. Sino nakamuna? Si Mama, si Mama, pinakamabata akong ito. Mabesto siguro. Sige. Tignan ko kung kayo ay natuto ng pagko-convert nitong Korean numbers. Napakadali lang po niyan. Basta sundin natin yung rules natin. Pag hundreds lang, madali lang hanggang thousands. Sige, ayos lang. Hindi naman kailangan ang calculator. Kahit pa. Kapag itinest mo, ang lalabas dyan ay 55,550,000. Yung saktong figure. Diba, tinanggal mo yung apal? So, yung susunod dyan, lahat ng natirang yan, puro zero na yan. Apat na zero. Ganun lang mo yan. Kung ano yung itinex mo, yung tinanggal mong apat na digits, yun lang yung idadagdag mo na zero kapag kaya tayo nag-multiply. Sino tapos na? Number 5. Ay, sa'yo, ang tao pinakamalaki ang ipon na 96 million na all. Kung masasago. Ay, sa pinili. Or, 15 na ngayon, ano? Sir, do ha? Nakapasahan pa lang sa ito sa akin. 16? Kulang yata, sir, yung ano, chon. Yan po. Yung sulat. Yung di ba yung chon chon yun di ba kulang ng sulat mo na ako. Yung sa
Diba yan, chon yan. Kulang lang ng o yan. Yung sulat, pagkasulat mo lang. CH lang at saka N yan eh. Wala ko. So, 62,310,028 ay Yukchon Ipek Sanship Ilman. Ishiphal 1. Okay, tama. Opo, pagka po zero ang figure niya, hindi po natin yan isasama. Madali lang naman po yan. Even yung, ano, basta masaulo natin yung formula natin. Madali lang po tayo makakapag-control. Ship. Yung ship. Yung ship ay E, hindi A. Tapad naman yun, sir. Ang lapad naman ang iyong doon. So, tingnan niya natin kung tama. Ang 96,771,564 ay Kuchon Yukbek Chilship Chilman Chon Obek Yuk ship sa won. O ba, tama? Pinili talaga ng ano? Sagutin para ipon na. Next. Sinong sunod? Sinong nagkatalo na? Talagang madali lang yan kasi sentences, ano eh, critical kasi yun eh. Madali lang yan, basta ma-memorize niyo yung ating formula. Lagi niyo lang isasama. Paano ko yung pares? Pagsasamaan niya. Pag nakuha na yung mga... Yung natirang digits, yung sinet aside na digits ay isusunod sa... After the man, di ba? Ano yan?
madali lang yan, na confusing lang siya, pero madali lang yan. Ang daming buras. Gagawin ko sana sana yung puro man, tapos pura na lang. Alin? Tingnan natin, 31,420,650 Samchon Bek sa Ship Iman. Yugbek o Ship Won. O, tama. Madali lang naman. Okay. Madali nga yan eh, kasi ulit-ulit lang yan. Yung pare-parehas na yan, ulit-ulit lang. Ochon o bek o ship o man. Ochon o bek o ship o won. Inulit mo lang yung una, nagkaroon ng ang kaniyang difference lang yung man sa gitna. Dala na sa baba mo. At baka mabinat. $5,732,215 is Obek Chilship Samman Ichon Ibek Shibo. Ba't may il pa doon? Ichon Ibek uh,
Ano ba sunod sa 200? Di ba 15? So, ang 15 ay shib ulang. So, shib ulang ang 15. So, dumabis ka ng il. Walang il mo. Kasi ang ginawa mo kasi is il shib is 10. Ang 10 ay shib lang. Walang il sa ulang. Yeah. So, ibek shibo. Mali agad. May best in writing, ha? Check natin. 11,111,111. Chonbek Shibilman. Chonbek Shibirwon. Tama? Tama po. So yan, in that case, nakita nyo, may ilman. Pero di ba ang 10,000 ay man? Kasi yun po yung ating formula. Kung titignan nyo, pag kinonvert natin yung 1,111 ay Chonbek Shibil. Kasi yung 11 is Shibil. Kaya yun po talaga dapat yan. Kasi kapag ka hindi natin nilagyan ng il yung man, ang Shib man ay 100,000 lang. Asa na yung 10,000? So, hindi siya makakount. Kaya talagang may ill yet sa unahan. Diyan lang sa case na ganyan, nagkakaroon ng ill man. Pangalang. Hindi mo lang naisulat. I-check mo yung sulat mo. Kulang siguro ang sulat mo. Chilchon ibek ko ship ko man. Tama yun. Yung tinanggal mong last four digits ay 8,880. Ang iyong ginawa ay 808 lang. 808 lang. Ang palbek pala ay 808 lang. Oo. Nakuhanan ka na ng ano. Thank you.
Palchon Palbek, ano pa sa na? Chilchon Ibe Kush, ano? Chilchon Ibe Kushiman. Palchon Palbek Palship 1. Okay? Ichon Kubek Ship Saman, Ichon Kubek Ship Saman, Chilchon Sabe, Ishibu, 1. Okay, so sama pa. Next, last but not the least. Kapag ka kasi nasa ulo nyo yung 1 to 10, Bekchon, sige mag-set, Bekchon man, yung shipman kasi diba, 10 times 10,000, kaya siya naging shipman, pinag-combine na siya. Yung 1 million naman ay 100 times 10,000, Bekman. Yung 10 million naman ay 1,000 times 10,000, kaya naging chon man. Kumbaga yung character na simula sa 1, hanggang dito sa 10,000, pinag-combine-combine lang din yan dyan. Kaya yung i-memorize nyo ay kukunti lang. Dito na agad eh, si Sir. Palship agad. Formula na ginawa ay 8, di ba ang binukuloy, 8,655. So, paano naging partnership ang 8,000? Sinunod mo nga yung ating formula, pero ngayon mo sinunod yung kinuha mo ito, pero hindi ka dyan babase.
Kaya po tayo na, kaya tayo nagbubukol para hindi tayo malito. So ang gagawin mo dyan, kukunin mo muna yung 8,655. Kasi magiging useless yung iyong paggawa dun sa rules kung yung total up din ng iyong pagbabasehan ng iyong ano. Wala na sa inalak. Ganito yan sa kagaya pang paan itong 29,147,429. The reason why kung bakit tayo gumawa ng sariling formula para hindi ka mahirapan. Kasi kung ang gagawin mo is ibinukod mo nga itong last 4 digits. So kinuha mo nga yung 2,914, itinayas mo nga sa 10,000. Ngayon, nung itinayas mo yan, nakuha mo yung 29,140,000, di ba? Tapos dito pa din babase. Nang, kumbaga, gumawa ko nga ng formula ito, pero dito ka pa ulit bumase ng... Mahirap yun. Bakit ka pa nagganyan kung dyan ka ulit babase? So, litong-lito ka na ulit dyan. Kaya pa tayo, kaya sinasabi ko sa inyo kanina, use regardless yung total na yan, kaya lang naman kasi ganyan, kasi para makuha natin yung 290,140. Pero pwede din yung total up yan. Yan yung inyong susundin. So, kahit walang total up yan, yung 2,914, yan yung inyong i-convert. So, ano ba ang 2,000? Di ba ang 2,000 ay i-chon? Ngayon, yung 900 ay kubek. Ngayon, yung 14 ay shift. Sa yung 10,000 na yan, kaya lang natin itinansan para makuha natin yung figure. Pero, sa character kasi, hindi naman siya tinatimes, di ba? Yung 10,000, kaya yan nandyan para idudugtong lang natin yung mat. So, yan na yung 29,140,000. Tapos, yung ibinukod mong 7,000, doon mong ulit idudugtong yan. So, chilchon. Okay, chilchon, sabek, i, chif, what? Ganon. So, hindi ka nito. Ito, halata mo agad na nito. Bakit? Kasi, ang kinawa niya kasi, di ka, kinawa niya yun. Ang kanyang ginawa ay yung 800, ano yan, yung 86 ang kanyang i-convert, which is yung 86 ay pal sheep yung kaninang kanyang ginagawa. Dito na agad dyan, kasi kinuha agad niya yung pal sheep. So, hindi dapat ganon. Kaya ka nagbukod nito, kasi yung yung remaining 2 digits ang iyong i-convert. Opo, madali lang talaga ang 1,000 i-convert. Kaya yun ang ating, kaya lagi natin kinukuha yung last 4 digits. Dahil yung matitira, madadali lang yun. It's either 1, it's either, 10, 100, at 1,000 lang yung matitira niya. Tapos yung binukod mo, since 4 lang din yun, 1,000 lang din yun. So yung ibinukod mo na yun, yan yung i-convert mo. Thank you.
isa. Nung binugot mo yung 4 class 4 digits, ito ang natraso. Ito na yung iyong inulugtong dyan. 4,212. Sachon, Ibek, Shibi, Word. Tama na po. Ito. 86,554,212. Nung binugod mo to, ito lang muna kukunin mo. So yung 8,655 ay Palchon, Ibek, Oshi. So, since yung 99 natin sa 10,000, kaya may man dyan sa gitna. Ngayon, yung binugod mo na 4,212 ay yan. Sa Chon, Ibek, Shibi. Okay? So, bon. So, kung sakaling po kayo ay mag-convert ng ganito, lagi nyo susundin yung ating formula para hindi kayo mahirapan. Huwag nyo titignan or huwag nyo i-convert ng buo agad. Kasi actually, malilito talaga kayo dyan. Kasi, ang iisipin nyo, 86 agad eh. Kagaya nito, 29 agad. So, kung 29 agad ang inyong i-convert, i-ship ko agad yan. Which is, mali agad. Kasi, million to eh, 10 million yan eh. So, dapat, kung 10 million yan, chon man dapat yan. Hindi po yan i-ship. Okay, so, kaya po, gumawa ako ng formula para mas madali na yan para sa inyo. Okay? So, ganito naman ang pagbasa dyan. Hindi po yan babasahin as, halimbawa, itong 62,310,028. Hindi po yan babasahin as, Yukchon, Ibek, Samship, Ilman, Iship, Parwon. Hindi po ganun. Meron po tayong putol-putol yan. Ang putol yan, since yan ay may man, dun lagi tayo po putol-putol man. So, pag binasa natin itong 11,111,111 ay Chon, Bek, Shi, Bil, Man. Stop doon. Chon, Bek, Shi, Bil, Won. A-apply pa rin dyan yung rules ng donut, ha? Tsaka yung mga nasa, pag nasa middle, pag nasa, ano sila yun. So, ang 55,555,555 ay Ochon, Obek, Oshi, Buman. Ochon, Obek, Oshi, Buman. Okay? 96,771,564 ay Uchon, Yubek, Shilship, Chilman. Chon, Obek, Yushif, Sawon. Okay? So, ganun. Basta magbabasa kayo, i-stop kayo dun sa last naman. Bago pabalik na. Pagka naman 1,000, dire-diretso yun. Halimbawa, kagaya nito, ay, asa na ba? Kung wala itong man, ito 8,000 lang. So, Samchon, Bek, Sashi, B, 1. 1,000 lang yun. Dire-diretso yun.
bakit importante ito? Sa Korea, hindi po sila nagsasabi ng magkano po ito. Yan ay 1,555,000 won. Hindi po ganun. Pag sinabi nila yon ay 1,555,000 won ay baek o ship o man. Ano yun? Sulat ko na. 1,550,000. So tama po yun. 1,550,000 ay baek o ship o man. Won nila. So, ganito ang sinasabi nila. Okay sana kung palagi yung merong price tag. Kasi hindi nyo na kailangan magtanong. So, syempre, bihira nga lang naman niya ang malalaking yan. Mostly doon tayo sa hanggang 1 million na siguro ang pinakamalaki nating ma-encounter. Pero kung gadget ang bibili mo, lalagpas ka dyan. Pero kung yung mga simpleng bibili mo lang, dito ka lang sa 100,000 pababa. So, pag magtatanong ka, magkano po ito? Kapag yun ay 3,500 ay Samchon o Begon. Samchon o Beg. 3,500. Olmay eh, oh. Samchon o Begon, hindi na. So, 3,500 po yan. So, yun. Ganyan po ha. Tandaan po yan. Dahil sa exam, meron po tayong ganito. Sa exam natin. Pero sa exam po ng original, mostly mga numbers lang. Pero mga nasa ganito lang. Kasi sa numbers sa exam, mostly ito naman po ay binibigkas. Hindi naman kayo magsusulat doon. Pero syempre, since kayo ay natututong magsulat dito, mas madali na para sa inyo yung totoong exam. Kasi dito, mahirap yung pagsusulat, di ba? Nakahasa kayo ng mabuti. Price. Listening. So, ang sabi dito, ang nasa mga price na papamiliin ay mayroon 29,000, mayroong 39,000, 9,000, saka 19,000. Confusing po yan, kasi ang 29,000 ay Iman Kuchon. Won. Iman Kuchon, ano, Iman Kuchon won. Saman Kuchon won. 39,000. Kuchon won. Ship, ano, to, Man Kuchon won. 19,000 ay Man Kuchon, di ba? So, isa lang ang sasabihin dyan ng list ng audio. Diba sinabi niya ay Saman Kuchon Won. Saman Kuchon Won. Ano po yun? Ano? 3,000? Saman Kuchon Won. 39,000. Yun po, 39,000. Saman Kuchon. Saman Kuchon. Okay, so ganyan ang lumalabas sa exam. Kaya pag-aaralan niyo po talaga yan. Okay? Iba't iba lang yung price. Mostly pang dito-dito lang siya. So, iba naman siya. Yan ang pare. 69,900, 66,900, 67,900, 68,900. So, proceed po tayo sa susunod na lesson. Tapos na tayo sa pera, punta naman tayo sa oras. Natin yung conversation. Sana. Ituwan at nirihan. Tewa 2.
지금 몇 시예요? 11시예요. 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 30분에 먹어요. 네, 선 sabi dito ay 지금 몇 시예요? 안녕 oras na yon? 11시예요. 11 o'clock. 몇 시에 점심을 먹어요? What time do you eat lunch? 12시 30분에 먹어요. I eat lunch at 12:30. So ngayon, paano po magtanong ng oras? Unang-una, ang oras po ay shigan. Time. Okay? Gagamit ulit tayo ng mga counting unit dito. Okay? Ang counting unit na gagamitin natin sa oras ay she. She ang ginagamit para sa hour. Yan yung o'clock. Okay? At ang gamit po natin sa she or sa hour ay pure Korean number. Ang counting unit naman na gagamitin natin sa minutes ay bud. Bud. Yan naman ay minutes. Ngayon, iba po ang ginagamit natin sa minutes. Ang Sino-Korean po ang ginagamit natin dito. So, bakit magkaiba pa? Ewan ko din. Diba? Okay, so, bun ang gagamitin natin sa minutes. Ganun din sa seconds. Ang seconds ay cho. Pakibago na lang po yung nandod kasi yung nasa papel nyo. Kasi J lang yun yan. Cho po yan. CH po dapat, okay? Cho. Seconds. Sino-Korean din ang ginagamit dito. Parehas po sila ng seconds. Anong minutes? Okay. So, pag magtatanong po tayo ng oras, what time? Anong oras? Di ba meron kayong unang napag-aralan na what? Ano po yung what natin? Meron tayong mo at saka muot. Etong dalawang ito ay parehas na what? What? Ito lang yung para sa polite, ito yung para sa formal. Mostly, kapag ang mo or muot ang ginagamit, yan ay pagtatanong ng ano ito, anong ginagawa mo? Mostly action and addressing the item or ano. So, mo. Ngayon, iba po ang ginagamit nating what dito sa amount. Kapag amount ang gagamitin, kapag amount ang ating tatanungin, ang gagamitin nating what ay yung miyot. What? Amount. So meaning, hindi po siya palaging what. Minsan, nagiging how din yan. Bakit? Kapag amount ang tinatanong, hindi naman laging, ano eh, halimbawa ay, what number? What time. Hindi laging ganon. Minsan, how many pieces? How many or how old are you? Ganon. So, mute pa rin ang gagamitin doon. Kasi bakit? Amount po kasi yung tinatanong natin. Kagaya nung example natin kahapon, nung nagtanong tayo ng ilang piraso, miyot, ge. Di ba yung ge ay counting unit for pieces? So, yung pagtatanong ng miyotgi ay how many pieces? Ilang piraso? Diba? Pagtatanong ng edad, ang counting unit natin sa edad ay sal. So, yung sal ay age. So, ngayon, pag magtatanong ka ng amount, syempre amount pa rin yan, ng edad ay miyot sal. Okay, so ang miyotsal po ay hindi what age. How old are you? Okay? So ngayon, pag oras, ang gagamitin pa rin natin ay miyot. Kasi, amount pa rin ng oras ay
tinatanong. So, ang pagtatanong ng what time ay Miyoshi. Kapag nagtanong naman ng minutes ay Miyot Bun. What minute? Kung minuto lang ang tinatanong. Okay? Pero mostly kapag ka, mas gamit lang naman yung Miyoshi. Kasi pag sinabi mo, pag nagtanong ka ng oras, kasama na rin palagi yung minutes. Kaya bihirang gamit ito. So, syempre, ito po ay hindi po ito naka-conjugate sa declarative or interrogative statement. Kasi yung Miyoshi, what time lang yan. So, para yan ay maging tama ang sentence, lalagyan natin yan ng ending sentences for declarative at interrogative statement. Kaya yung ginamit dito kanina, Miyoshi yo. Kasi yung Miyoshi ay noun na nagtatapos sa vowels. Kaya yeyo ang inilagay. Kapag kayan ay formal, imi ka po yan. Miyoshi imi ka. So pag polite, Miyoshi yeyo. Okay, pag mitbun, since ang bun ay nagtatapos sa consonants, iyeyo naman. Miyoshi, mitbun iyeyo. Okay? So ganun. Ito ay hindi kompleto. Pwede mo lang gamitin ito doon sa impolite, yung casual way ng pag-usap. Halimbawa, bata ang kausap mo, pwede na yan. Miyoshi, anong oras na? Ganun po yun. So, ang gamit po natin sa oras, di ba, ay pure Korean number. So, ilang oras meron sa loob ng isang araw? 12 lang. Naulit lang naman. So, ang gagamitin natin sa numbers ng pure Korean ay 1 to 12 lang. So, yung 1 to 12 ng pure Korean number ay Han, Du, Se, Ne, Tasot, Yosot, Ilgok, Yodol, Ahok, Yol, Yorat, Yodu. Diba? So, yun yung 1 to 12. Bakit Han, Du, Se, Ne yan, sir? Hindi ka Han, Du, Se, Ne yun? Bakit po? Pambilang lang yun. Okay, pambilang nga lang yun, Han, Du, Se, Ne. Since amount ng oras yan, at kapag ang isang number ay nasasamahan po ng counting unit, nag-iiba't iba na yung meaning niyan. Kung halimbawa, hanshi, yan ay 1 o'clock na. Hindi po 1 hour. So, ang 1 o'clock ay hanshi. 2 o'clock, dushi. 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. So, since 1 to 12 lang, madali lang yan kasi 1 to 12 lang, tapos lalagyan mo lang ng shi at makukuha mo na yung oras. So, pag tinanong ka, Miyoshi, yeyo? Halimbawa ngayon ay, anong oras na? 7 o'clock, halimbawa. So, Ilgukshi, yeyo. Yun ang sagot. Okay, Miyoshi, yeyo, Ilgukshi, yeyo. Okay? Then ay, Ilgukshi, yeyo. Lalagyan mo ng ending sentences. Chigungun, Miyoshi, yeyo. Ilgok siya yun. Okay? Ang tanong ay Miyot. Miyot siya yun. Miyot siya yun. Pagkapasagot, ilgok siya yun. Okay? So, since ang minutes ay umabot ng 60, ang kailangan natin sa Sino-Korean, ganun din sa seconds, ay 60. So, yung 1 to 60, di ba, ay pag Sino-Korean ay il-i-sam-sa or chil-pad-un-ship. 20-i-ship, 30-sam-ship, 40-sa-ship, 50-o-ship, 60-yok-ship. So, yung 1 to 60 ng Sino-Korean, lagyan mo lang po yan ang bun. Kapag bun ang kasama niyan, pera yan. Pero kapag bun, yan ay minutes. At pag seconds naman ay cho.
19, 10, 19 pag 11 pala, 10 ilbon, 10 ibon, 10 sambon, 10 sabon, 10 kubon, hanggang 19 ay 10 kubon. Pagdating na ng 20 minutes ay i-ship kubon, then uri-libre dyan. Kukombine yung 1 to 9. Tapos, 13 na ulit. Samshipbon, sashipbon, oshipbon, yukshipbon. Equivalent na yan sa 1 o'clock. Ah, 1 hour. Hanshigan. Okay, so, ganito po yan. Kapag ka po ang kasama ay pure Korean, di ba, hanshi. O'clock po ito. Okay, so, asan ba? Pagka naman Sino-Korean ay bun, tapos pang seconds ay cho. Sino-Korean din po yan. Pagka naman ang bun ay pinalitan na nga natin ng cho, ang il-cho ay seconds na. Il-cho, 1 seconds. I-cho, 2 seconds. 3 seconds. So, papalitan lang natin yun, ha? Hindi naman po tayo nagsasabi ng seconds kapag ka nagtatanong sa atin ng oras, di ba? Mostly, minutes lang at saka o'clock. Nagagamit lang ang seconds kung halimbawa kayo mapunta sa Korea, tapos ay ang inyong magpupwesto ni machine, operator. So, may mga settings yan. At some, at mostly, ang settings niyan ay seconds lang. So, pag sinabi sa inyo ng amo mo na 80 seconds lang yan, ha? Palshipcho. Diba? Dahil ang seconds, pwede kumabot ng kahit 100 seconds, diba? Ang settings ng mga yan. Sa oras, 60 seconds lang. Pero kapag kayo yung mga settings, yun, magagamit natin ang cho. So, kagaya sa amin, ang machine na hawak ko ay 80 seconds lang yung settings na kailangan. So, sasabihin sa iyo yun. So, dapat alam mo din yung seconds. Pag sinabi sa iyo yung palship cho, ibig sabihin, 80 seconds. So, okay na po ba sa oras? For example, halimbawa ay 8:30. Myotchi yo? Anong oras na? 8:30 daw. Ano po? Yodolshi. Sam, ship, good. Okay, so yodol shi, sam ship, good. So yan ay 8 o'clock and 30 minutes. Ang 30 minutes, meron tayong other term yan. Pwede natin sabihin na ban. So, instead of saying yodol shi subshipbun, pwede mong sabihin yung yodol shi ban. Ibig sabihin, yan yung way ng pagsasabi natin na alas 8:30. Diba? Instead of saying na alas 8:30 ay alas 8:30 or alas 8:30. So, yung ban, wag mo nang lalagyan ng bun. Yan lang yan. Yodolshi ban. Okay? Yan po ay baka marinig nyo din sa exam. Kasi, kapag ka po samship bun, pwede kang sabihin nila iba. Kaya dapat alamin nyo din. Half. Okay? So, practice nga po tayo ng oras. Isa-isa kong tatawagin. At sasabi sa akin kung anong oras. Nakabunod na number 1 kanina. Chigumin. Myotchiyeyo. Ano muna ito sa English para hindi tayo hira. 6. Anong oras na ito? 6:55. Ha? Ano 6:55? 5:55. 5.
dito sa exam. Kaya be careful. Titingnan yung mabuti kasi nakakalito talaga yan, lalo na pang analog. So 5:55 daw. Si ma'am lang ang sasagot ha. Ang 5:55 po ma'am ay? Tasot. Si? Ano pong sunod? O ship? O? Okay, so tama po yan. Ang 5:55, pag tinanong kayo, chigim yot shieyo, 5:55. Tasot si? O ship bunieyo. Okay? Sino na po ng number 2? Chigimin. Yot shieyo. Sa English muna. Chip sa good. So yung 7:13 ay ilgong si chip sa bun yeyo. Okay, sino nakabuan ng number 3? Hirap at mga. Chigumun. Yat siya. 8:45. 8:45. Paano po ito? Yodolchi. Yodolchi. Sashib. Sashib. Or obun. Oyeyo. Okay. Yodolchi. Sashib obun. Iyeyo. Yodolchi. Ay, wala. Yodolchi. Sashib obun. Okay. Number 4. Chigumun, yot shieyo.